Good day everyone. It's October 15, 2019, and currently nata sa barangay Apopong Diversion Road. As you can see sa likod na ko ng atong cultural landmark by Kublai Milan. This is what we call the 8 pillars of peace. Mga katinig, para sa VotiVlog natin ngayon, matutunghayan natin ang pinakabagong atraksyon sa lungsod ng General Santos, ang Bang Kapayapaan o kilala rin sa tawag na Pillars of Peace. Nitong 15 ng Oktubre taong 2019 ay opisyal nang na-turnover sa General Santos City ang cultural landmark na ito, gawa ng tanyag na iskultor ng Mindanao na si Kublai Milan. Si Kublai ay nakagawa na ng samut-saring art pieces para sa Mindanao at ang Bang Kapayapaan ay ang bagong karagdagan sa kaniyang mga gawang sining. Siya lang naman ang may gawa sa 25-foot durian sculpture ng Davao International Airport at ang mga istruktura at istatwa ng Sultan Kudarat, Tagum, South Cotabato at marami pang iba. Astig, di ba? Subalit, usap-usapan sa social media ang kahulugan at mensahe ng likhang ito ni Kublai. Iba't ibang kuro-kuro ang naidulot ng kalituhang ito. The purpose of this is of course, number one, to show the beauty of the what we are proud here in General Santos, of what we call. We always say this, that we have peace despite the diversity in the diversity of cultures here in General Santos City. Peace amidst diversity. And of course, second, yung ating area connecting the airport, connecting the here in the suburb, connecting to the city, and also yung ating mabuhay na diversion road, and also connecting to our neighboring municipalities and cities. So this area is really perfect for this, I would call it work of art. Nagbahagi na rin ng kanyang interpretasyon ang unang ginang na si Jane Rivera, na siya ring chairperson ng Tourism Council ng lungsod. I think the artwork speaks for itself, no? Iba't ibang simbolo na nababasa ko sa Facebook, pilit po talagang pinapa-interpreta. Hindi ko rin po ma-interpreta. I think the beauty of this artwork depends on the person looking at it, no? Ako, ang interpretasyon ko dito is maraming tao, different people, different culture, together, magkakasama, living harmoniously, united, and peacefully. So sana maging ganun din po tayo, no, sa pang-araw-araw natin na magkakasama tayo, tayong lahat ng mga generals. Let's all be united and live harmoniously. So sa mga residente na magdadaan dito, I hope every time you pass by here, ang message lang na makikita nyo when you see this artwork is peace and unity among us. Para maliwanagan ang lahat, idinitalya ng artist himself, Kublai Milan, ang kahulugan ng monumento at ng bawat elemento nito. Ang Bang Kapayapaan na hango sa dalawang salitang ugat na bangka at kapayapaan ay isang representasyon ng pinagsama-samang lakas at pagsisikap ng mamamayang Pilipino tungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagwan sa iisang direksyon. Tinatawag din itong Pillars of Peace dahil sa napapalibutan ang simbolikong bangka ng 8 balibalikong poste. Ayon kay Kublai, kaya balibaliko ito at hindi tuwid dahil sumisimbolo ito sa pakikibakan natin para makamit ang tunay na kapayapaan. Ang Marawi Crisis umano ang nag-inspire sa kanya upang itayo ang monumentong ito. Sa itaas ng bawat pillar ay mayroong makikitang iba-ibang simbolo. Paglilinaw ni Kublai, sila ang mga representasyon ng ating mga hangarin. Pinapalibutan nila ang bangka dahil tayo ang nasa loob nito na sabay-sabay na magsasagwan tungo sa kaunlaran. Ang simbolong isda ay kumakatawan sa industriya ng tuna ng Jensan. Ang bundok naman ay sumisimbolo sa matayog nating mga pangarap. Ang buwan ay simbolo ng relihiyong Islam, krus para sa pananampalatayang Kristiyano, at ang araw para sa ating mga kapatid na katutubo. Ang apoy ay nagre-representa ng lumalagablab na pagmamahal, bulaklak naman para sa kagandahan, at ang ulap ang siyang ating mga panaginip.
Ang 2 milyong proyektong ito ay handog ni Kublai Milan sa General Santos City bilang una sa marami pang peace monuments na itatayo sa buong Mindanao. Ang monumentong ito na matatagpuan sa Apopong Sinawal Junction ng General Santos City ay magsisilbing paalala para sa mga mamamayan nito na huwag tumigil sa paghangad ng kaayusan at kapayapaan para sa buong bayan. Ito muli si Papa Lem para sa Voice of the Youth Network. Voice of the Youth Radio nationwide every Saturday, 11 a.m. to 1 p.m. at 91.1 Hackman Radio. Thank you.